Yo, what is up mga Meg? Bagong araw, bagong vlog na naman tayo ngayon. And for today's video mga Meg, ay tutulungan ko kayo kung gusto nyong mag-alaga ng tilapia sa inyong backyard. And tutulungan ko rin kayo mga Meg, bigyan ko kayo ng tips kung paano mag-uumpisa at mag-alaga ng tilapia. So, wag na natin itong patagalin mga Meg. Simulan na natin. Let's go! So yun mga Meg, no? At kung gusto nyo na mag-alaga ng tilapia sa ating backyard, ay unang-una tingnan nyo muna yung inyong backyard kung meron ditong space mga Meg, no? Pagkatapos ay planuhin nyo kung gaano ito kalaki at para maiwasan nyo na lumaki ang inyong gastos. So bakit mga Meg kailangan na tanuhin muna, no, bago tayo mag-alaga ng tilapia para in the future ay hindi tayo magkaka-problema sa ating backyard. Baka sa huli ay atin itong gagamitin, hindi na tayo mahihirapan. So, ayun mga Meg, pagkatapos niyan ay i-consider din natin yung ating area kung meron ba tayong source ng tubig. Sa pag-aalaga ng tilapia mga Meg ay dapat meron tayong source ng tubig, no? Yan kasi yung pinaka-importante sa pag-aalaga ng isda. So ayun mga Meg, no? At meron na tayong plano na mag-alaga ng tilapia. Meron tayong space sa ating backyard. Pagkatapos ay meron naman tayong source ng tubig. So dapat yung tingnan natin ay magkano ba yung budget natin, no? Kasi medyo dyan tayo mahihirapan sa budget. So mga Meg, marami tayong option, no? Meron tayong tatlong option para makapag-start na kayo na pag-alaga ng tilapia mga Meg, no? So pag meron naman kayong budget ay pwede tayong magpagawa ng isang concrete pond kagaya nito. Pero mga Meg, ang pagpapagawa ng isang concrete pond ay hindi rin basta-basta, no? Kailangan din natin ng medyo malaki-laking budget para dito. Kasi sa ngayon ay sobrang mahal na ng mga materials, no? Pati yung mga labor mga Meg, sobrang mahal na. So dapat talaga na may plano. So may bibigay ako sa inyo mga Meg na isang option. Pwede din tayo mga Meg mag-alaga ng tilapia sa ating trapal pond. Pwede kayo magpagawa mga Meg ng trapal pond, no? Ito pala yung trapal pond natin mga Meg, no? Ito yung isang option na ibibigay ko sa inyo kung gusto nyo talaga mag-alaga ng tilapia sa inyong backyard. Ito ay medyo malaki-laki na rin mga Meg, kasya dito mga 200 pieces na tilapia. So pwede na kayong magsimula. Bumili lang kayo mga Meg ng trapal na mahaba o depende sa sukat ng inyong area tsaka yung kawayan. So magagastos mo siguro dito mga Meg, hindi naman naabot ng 1,000, no? Pero pag may isda na ay siyempre separate naman yung gagastusin natin dyan.
So, okay na ito mga meg. Kung gusto nyo, lagyan nyo na ng aerator o kaya filter para hindi mabilis dumumi yung ating tubig. So, ayun mga meg, isa sa mga tips ko ay itong trapal pan. So, kung sa tingin nyo naman mga meg ay medyo maganda yung tubig sa inyo dyan mga meg, no? At malakas yung source ng tubig, pwede din kayo mga meg magpagawa ng mud pan. Sa yan yung isa sa mga sinasuggest ko rin mga meg, kasi yung mud pan ay wala na kayong kailangan na gamitin. Hindi na kayo maglalagay ng filter, ng aerator, kasi yung mud pan mga meg ay automatic, meron na yung oxygen sa ilalim, no? Kasi yung lupa sa ilalim mga meg ay nagbibigay yan ng oxygen, saka madali niyang ma-absorb yung mga toxic o mga acid, no, sa ating tubig. So lagyan mo lang ito ng mga tanim kagaya ng kangkong, tapos yung mga lumot, saka mabilis lumaki yung ating tilapia sa mud pan mga mig, no, kasi madali ditong magkalumot, kasi yung lumot mga mig ay isa sa mga pagkain din nila, no. Pero pag meron kayong magandang source ng tubig, pwedeng-pwede yung mud pan. So yung concrete pan naman mga meg ay pang matagalan naman, no. So aabutin ng 10 to 15 years bago ito siguro bumigay, no. So sobrang tagal pa yung paggamit natin ng concrete pan. Kaso lang, ito lang problema, medyo mahal lang yung concrete pan mga meg, no. Pag sa trapal pan naman mga meg ay siguro pag medyo manipis yung binili natin, mga 1 year o solo-sobra lang yung gamit natin dito, no, kasi medyo manipis lang naman siya. Pero yun mga meg ay meron tayong nakikita sa mga online, no, na mga trapal na ready to use na. Kaso medyo pricey lang siya mga meg, pero matibay nito, no, kasi napakakapal na ng trapal nito mga meg, no. So hindi natin nakita ito dati nung nagpapagawa tayo ng fish pan mga meg, kasi maganda rin naman gamitin yung trapal pan mga meg, no, sa pagtitilapya, lalo na pag limited lang yung space ng ating backyard. So ito na mga meg, ating trapal pan at concrete pan mga meg, no. Meron tayong inalagaan dito na 500 plus dito sa concrete pan at mga less than 100 lang sa ating trapal pan. So baka nagtaka kayo mga meg kung bakit maliit lang yung bilang ng ating mga tilapia na inalagaan, no. Dati kasi yung plano ko dito ay maglalagay ako dito ng 1,000 pieces na tilapia. So ngayon naisip-isip ko na baka bumagal yung paglaki nila mga meg, no, kasi yung tilapia ay mabilis lumaki, lalo na pag inalagaan mo na sila ng maayos, mapakain mo ng maayos, so baka makrowded sila mga meg, no. At yung isa pa naisip ko mga meg ay baguhan pa lang tayo sa pag-aalaga ng tilapia, no. So mas okay na magsimula muna tayo sa maliit na bilang para in case na may problema o mag-casualty na mamatay yung ating mga isda, ay hindi naman tayo malugi kaagad. So tingnan nyo mga meg, no, kung kailan lang tayo nag-alaga ng tilapia. Kung di lang ito naantala dati na nag-leak yung ating fish pond, ay siguro malalaki nito mga meg. So ito ay almost 2 months na, no. At ito lang yung isa sa kagandahan na mag-alaga ng tilapia mga meg, no. Hindi lang ito pagkukunan natin ng pagkain, ito rin ay makukunan din natin ng source of income sa huli, no. Kung gusto nating magbenta, ito ay makakatulong talaga sa atin. So isipin na lang natin na yung gastos natin ay dito lang natin iniipon sa pag-alaga ng tilapia. So hanggang dito na lang muna yung video natin mga meg, no. Sana ay nakatulong ang videong ito sa mga inspiring natin na fish keeper.
na mag-aalaga ng tilapia. Sana ay makasimula na kayo ng inyong tilapiaan sa inyong backyard. So, thank you so much mga Meg sa panunood at mag-ingat tayo palagi. Thank you so much and God bless ating lahat.